Adele, bakit po ba nagsasign of the cross ang mga Catholic? Nasusulat po ba yun sa Biblia? Alin nyo? Pakinggan natin ang authority ng Catholic Church. Bakit daw merong sign of the cross? Sa katisismo, ang sabi ganito. Sa pahina 3 ng maikling katisismo, meron pong the Hill of Stat ni Padre J.C. Apriol at imprimatur ni Padre Hernando Antiporda. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Kasi pang-adya raw yung pagkukrus, pang-adya raw sa kaaway. Di ba yun na nakalagay sa libro? Eh bakit pagdaan mo sa tapat ng simbahan, may kaaway ba ron? Isipin nyo kung anong klaseng aral yan. Bakit nga ba kami nagsasign of the cross kapag kami ay napapadaan sa aming simbahan? Ang pangunahing dahilan sa aming pagsasign of the cross sa tuwing dumadaan sa harapan ng simbahan, dahil para sa amin, naniniwala kami mga Katoliko na ang tinapay at alak na nabago sa tinatawag na transubstantiation, tuwing nagsasagawa ng misa, ay nagiging tunay na katawan, dugo, kaluluwa, at pagka-Diyos ni Jesus mismo na nagtatag ng Eukaristiya sa huling hapunan. Ang isang bahagi o mga natira ng mga itinalagang host ay pinanatili sa simbahang Katoliko sa tabernakulo, na isa namang lalagyan ng host na may seguridad o nakakandadong kahon na idinesenyo para sa layuning ito. Kaya naniniwala ang mga Katoliko na ang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ni Jesus ay namamalagi sa loob ng bawat simbahang Katoliko. At sa ganitong kaso, ang pagsasagawa po ng sign of the cross para sa aming mga Katoliko ay pagpapakita ng paggalang at pagkilala sa presensya ng Diyos. Hindi po ito gang sign o parang sinyalis lamang na kagaya ng mga makamundong pamamaraan. Ito po para sa aming mga Katoliko, ito po ay mahalaga at sagrado. Dahil ito po ay isa sa pamamaraan namin ng paggalang tuwing dumadaan sa harap ng altar o ng simbahan, ang pagsasagawa ng sign of the cross. I don't know kung ano pong paraan ng iba ng paggalang sa kanilang simbahan. Pero sa aming mga Katoliko, sa ganitong paraan po. Again, sa loob ng simbahang Romano Katoliko, ang sign of the cross is a sacramental, which the church define as sacred signs, na may pagkakahawig sa mga sakramento, na nagpapahiwatig naman ng mga epekto, particularly of a spiritual nature, na nakukuha sa pamamagitan ng simbahan. At syempre, laging isama ang isang panalangin na may kaakibat na simbolo, tulad ng pagpapatong ng kamay, pagkantanda ng krus, o ang pagwiwisik ng banal na tubig na nagpapaalala sa binyag. Naging kasama na po ito ng pamumuhay naming mga Katoliko, ang sign of the cross. At as mentioned, no, in the Catechism of the Catholic Church 2157, sinisimula naming mga Kristiyanong Katoliko ang araw, ang mga panalangin at ang aming mga aktibidad sa pamamagitan ng sign of the cross, na kung saan binabanggit namin ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Inaalay naming mga nabinyagan ang araw sa kaluwalhatian ng Diyos at tumatawag sa biyaya ng tagapagligtas na nagpapahintulot sa amin na kumilos sa Espiritu bilang anak ng Ama. Ang sign of the cross din po ay nagpapalakas sa amin sa mga tukso at kahirapan. Magkakaroon namang ito ng effect, ang sign of the cross, kung isinasagawa ito ng bininyagang Katoliko. As the sign of the cross was part of the apostolic tradition na ipinahintulot sa pamamagitan ng otoridad na ibinigay ng Diyos sa kanyang simbahan, at ang simbahan bilang kanyang katawan, at bilang kanyang katawan, ito'y kanyang ililigtas, si Kristo na iniligtas tayo mula sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa krus, ay naging tanda na rin sa ating mga Kristiyano. Kaya, ang sign of the cross ay magiging effective sa mga tunay na miyembro ng simbahan. At ito nga ang tugon ng simbahan dyan. Sa Catechism of the Catholic Church 1670, nagsasaad na sa pamamagitan ng panalangin ng simbahan, inihanda nila tayo upang tumanggap ng biyaya at italaga tayo upang makipagtulungan dito. Para po sa mga miyembro ng mga mananampalataya na may mabuting kalooban, ang liturhiya ng mga sakramento at ang sakramento ay nagpapabanal sa halos lahat ng kaganapan ng buhay sa pamamagitan ng banal na biyaya na dumadaloy mula sa misteryo Paskwal ng pasyon, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. At isa sa paraan dito, ang banal na tanda ng krus na ginagawa ng mananampalataya. At ito pa po, sa Catechism of the Catholic Church 1671 na nagsasaad, sa mga sakramento, ang mga pagpapala ng mga tao, ng mga pagkain, ng mga bagay at ng mga lugar ay nauunang isinasagawa ang pag-sign of the cross. At makikita natin ito kapag nagbe-bless yung mga kaparian natin o bago tayo kumain, sa sign of the cross muna kaming mga Katoliko. Ang bawat pagpapala
o ang bawat blessing ay pumupuri sa Diyos at nananalangin para sa kanyang mga kaloob. Kay Kristo, ang mga Kristiyano ay pinagpapala ng Diyos Ama sa bawat espiritual na pagpapala. Ito ang dahilan kung bakit ang simbahan ay nagbibigay ng mga pagpapala sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ni Jesus, na kadalasan ginagawa naman sa pamamagitan ng banal na tanda ng krus ni Kristo o ang sign of the cross. Kaya kung hindi ka naman Katoliko at labag sa iyong kalooban ng pagsa-sign of the cross, hindi ka naman namin pinipilit dito at hindi naman kayo inuobliga na magsagawa nito. Ang kailangan lang namin dito ay respeto. Dahil kaming mga Katoliko na nakakaintindi ng kahulugan ng sign of the cross, ay binibigyan namin ng halaga ito. Kaya maraming salamat po. So sana po nakatulong po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya mga ka-curious, ibahagi nyo rin po ang video na ito upang mas malawak pang maabot nito at mas marami pa ang matulungan ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming maraming salamat. Sa inyo na nag-send ang stars, maraming maraming salamat po. Magagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page at of course sa mga pinaplano pa po nating mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. At sa mga kapatid po natin na hindi pa po nakapag-follow o nakapag-subscribe sa ating munting channel, Mr. Curious Catholic, sana po i-click nyo na po yung follow button o ang subscribe button upang maging updated po kayo sa mga bagong uploads po natin. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Hello friends, I am Sister Eleanor Garlito of the Dominican Sisters of Molo. I strongly suggest to follow Mr. Curious Catholic. It is a very good program which can lead us closer to Jesus in the Eucharist. And at the same time, I also encourage you to visit the Museum of Mother Rosario here in Molo. And you will see and experience the greatness, the sweetness, the presence of God in Mother Rosario's chapel. You can also experience the closeness and the intimacy of friends together with all the relics of the saints here in the museum. And most importantly, you can see the memorabilia of Mother Rosario and all the things that has been used by her and her way of life. You can also see the lifestyle of Mother Rosario through the exhibit of her things. And thank you very much. God bless. Hello, good afternoon everyone. I am Sister Maria Cheryl Balboa Opti. I'm now on my 10th year as a professed Dominican sister. The joy that gives me strength to pursue my vocation is the simplicity of life lived by the sisters. One, if you want to join us, come and visit us. Hello, Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutuhan. God bless. Hi, hello. Blessed Sunday sa inyo lahat. So, ito si Brother Joseph Cavalli. I-invite po kayo na manood, mag-subscribe at mag-follow din sa vlog na to para mag-grow yung faith natin. Matuto tayo kung ano pa yung dapat nating matutunan para lumalim yung faith natin bilang isang Katoliko. So, yun lang po. Bye-bye. God bless. Hello po. As a choir member, ako po si Linuel Iligo Bagaw. Nahikayat sa inyo upang suportahan pa natin ang Mr. Curious Catholic upang marami po tayong matutunan. Ako po, marami po akong natutunan sa page na yan at naway suportahan po natin lahat, mga ka-curious. Yun lang po. Hello mga ka-curious, ako po si Charles Jan, ay isang choir sa St. John the Baptist Parish. I-encourage ko manood, mag-follow, like, subscribe, comment. Mr. Curious Catholic, we will see you in the next video. Magandang araw sa lahat. Ako pala si Reverend Jim Jokes, Jim Jacket, isa sa mga diakono na nakadestino dito sa National Shrine of St. Joseph, Mandaue. At I invite you to watch Mr. Curious Catholic's blog. I would like to invite you to watch this to promote the Catholic faith and to promote as well the parish in honor to St. Joseph.